Wow, open, open. Hi guys, this is Marasa and welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new guys. And to this video, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng ice cream with a low budget. Kasi guys, ang init ng panahon. So, kailangan natin magpalamig pero wala tayong sapat na pera na pambili ng ice cream. So, gagawa tayo sa bahay with a low budget. So, kailangan lang natin guys is maging waes and para makakain tayo ng masarap na ice cream. So, gagawa tayo guys. Ang flavor ng ice cream is a Milo ice cream. So, ito yung gagawin natin guys. So, kailangan lang natin ng mga sangkap. At ito yung mga sangkap niya. Watch this. At ito ang kailangan nating sangkap guys. All-purpose cream. Pwede din mga Alaska crema, magnolia, basta all-purpose siya. So since gusto ko yung Nestle cream, so ito yung binili ko. It's a 55 pesos. So dalawa yung kinuha ko. Total of 110. And condensed milk. Nakakalaga siya ng 33 pesos. And of course, Milo sachet. Since ang gagawin natin ay Milo ice cream. So, dalawang sachet yung kinuha ko. 16 plus 33 plus 55. At a total of 159 pesos, guys. So, madami nang makakakain ito. So, let's start! So since guys, it's a low budget, wala tayong mixer, so ito lang gagamitin natin kutsara pang mix ng ingredients. So let's start with the all-purpose cream. Shake it baby, shake mo lang siya guys, shake it baby, shake. Kahit anong condense ang gagamitin niyo guys. Okay lang. So, and guys, ito na ang pinaka main ang ingredients ay ang Milo. So guys, tapos na siya. And I'm so excited na ilipat na siya dito sa lalagyan. So, kung anong meron kayong plasticware, okay lang din naman siya guys. So, since meron kaming available na ganito, so ito yung paglalagyan ko. And guys, alam niyo, wala tayong mixer, kutsara lang yung gamit natin. Or kung meron kayong mixer, mas maganda. Or kung wala, gusto niyo matunaw talaga yung Milo, pwede niyo siyang i-blend sa gamit ang blender. So since ito siya, okay naman siya, at saka wala kayong blender, wala kayong mixer, pwede naman kutsara lang talaga ipanghalo mo. Or kung ayaw mo, kung gusto mo talagang tunaw na
Milo, pwede mo siyang itimpla sa mainit na tubig, konti lang para lang matunaw yung Milo. Okay din siya, guys. So, since ito siya, tapos na siya, guys. Here's the finished product. So, ililipat na natin siya sa, guys, sa plastic. Alam niyo ba, nabili namin tong ito, ice cream, homemade ice cream, sa halagang 350, guys. At tapos, hindi pa siya nakalahati, di ba, 350. Tapos, ito yung ginawa kong ice cream na yun. Nasa 150 lang siya, yung total niya. Nasa 150 lang siya, di ba? Tapos, lagyan natin siya ng, liguran mo na, excited ka. Ipat na natin siya sa ref. Excited na. Para mamaya. Ilagay natin siya sa presser. Para talaga. Ano na siya. So excited to open. So hi guys, kakagising ko lang. So excited na ako i-open yung ice cream na ginawa ko kagabi. So kakain muna tayo ng breakfast bago natin siya kainin. What's for breakfast? It's opened! Oh, so excited here! Come here! Wow! Wow! Open! Open! Ice cream. So pilit. Kailangan talaga siya ng ano. So to ice cream spoon. Wow. So hey guys, gagawa lang tayo ng honest review regarding sa Milo ice cream na ginawa ko kanina. So here it is ya guys. Alam niyo, kaninang umaga pa to siya, tapos medyo natunaw na siya, tapos binalik ko ulit sa ref. And guess what? Hindi siya yung creaminess niya, napaka-smooth pa rin niya, guys. Ang kapasarap pa rin niya. Napaka-sarap pa rin niya. Parang ano lang siya. Masyado lang siyang matamis, so kung ayaw mo na masyadong matamis, pwede mong i-adjust yung condensed na ginamit mo. Pwede mong kalahatiin or ikaw nang bahala kasi ito, nagsabi yung mga kasama ko dito sa bahay, para sa kanila masyado lang daw matamis. So, gagawa tayo next time na bawasan natin yung condensed milk para hindi siya masyadong matamis. Pero, sinadya ko talagang tamisin. Masyadong matamis. Maubos. Pero depende rin naman sa iyo. Kung gusto mong ayaw maubos agad, so,
condense or kung gusto mong dali sila magsawa kasi sobrang tamis, so damihan mo ng condensed na sa depende lang naman yun sa atin. Pero ito guys, parang sobra lang siya sa condensed, so pwedeng bawasan. So kung isa lang sigurong all purpose, tapos yung condensed mo, kalahatiin mo na lang, or yung maliit lang na milk, condensed milk, at saka yung Milo, pwede mong bawasan isang sachet lang para hindi masyadong matamis. But all in all, worth it talaga siya guys, kasi more than 10 person ang pwedeng kakain, pero hindi pa rin siya nauubos kasi madami siya compare sa bumili ka na sa tindahan. So kung nagtitipid tayo, so gumawa na lang tayo ng sarili nating recipe para mas makatipid kung gusto natin kumain ng masasarap or mga special na pagkain, ice cream, mga cake. So pwede tayong gumawa. So easy step lang naman siya guys. Madali lang siya. With only 3 ingredients lang ito, nakagawa na tayo ng ice cream. So, worth it talaga yung 150 pesos mo. So, if you like this video guys, just hit like and subscribe or i-press mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga videos ni upload ko. At kung meron kang mga katanungan about sa iba pang mga pwedeng lutuin, so you can ask me guys, just comment below and yung mga suggestions, kung ano mga gusto niyo yung lutuin, or pwede din guys na next video gagawa tayo ng tapioca in a very very low price. So I hope you enjoy. Okay.